Magandang umaga mga kapatid. Namiss ko na kayo at alam ko na namiss nyo na rin kami. Problema, hindi kami makabiyahe, pero ang alam ko may paraan ng Diyos sa lahat ng bagay. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 13, ang sabi diyan, "No temptation has seized you except what is common to man. And God is faithful, He will not let you to be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can stand up under it." Alam niyo mga kapatid, sa situation natin ngayon sa Pilipinas, we do not know what will happen, but God knows kung anong mangyayari mga kapatid. So everything happens for a reason. We are in a battle mga kapatid, nasa labanan tayo na between good and bad, no? Na kailangan nating mag-prevail, kailangan nating magtagumpay mga kapatid. Na kahit na mahina kahit na maliliit na malaking problema, kailangan nating harapin, especially sa ating bansa ngayon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari, hindi natin alam kung ano ang plano ng gobyerno. But one thing we can be sure of is we are sure of our God. Alam natin na kung sino ating pinaglilingkuran at alam natin na ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa atin, wala ng iba. Now, meron tayong mga trials, may temptations tayo, may afflictions tayo, may mga struggle tayo mga kapatid, but at the end of the day, remember, God knows what you are going through. He knows kung kaya mo pa o hindi na. Sabi nga sa Biblia, "No temptation has seized you except what is common to man." So lahat ng pinagdaraanan natin ngayon, common to man. Ang common man ito sa palagay natin dahil nagbigla tayong lahat, pero sa commonality or sa pagka-common ito, sa pagka-payak nito or ordinaryo lang ito mga kapatid. So mabuti tayo ay naturuan ng Panginoon na sumunod, and He knows kung kaya mo pa at hindi mo na kaya. Ang mga pagsubok na ibibigay niya ay siguradong kakayanin mo dahil nandyan ang Panginoon. Mararampasan mo rin ang lahat ng bagay sa tulong ng Panginoon. So merong awit mga kapatid, ang sabi nito, "The Father knows, He sees your tears before they fall. He feels your pain, His heart and yours are one. The Father knows that sorrow's heavy chains are strong, but with His strength, you will overcome." So mga kapatid, He gives you a way out kung meron ka mong problema. He gives you a way out of your problem by the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Malalampasan mo rin ito, magtulong-tulong sa panalangin, laging umasa sa Diyos, laging maging matapat, mga kapatid. Sapagkat ang sabi dito, God is faithful. Hindi niya papayagan ikaw mahulog, malaglag. Hindi niya papayagan unless ikaw lang ang may gusto mahulog at malaglag. But I know God, at kung nandoon ka na sa sitwasyon na yung, God will make a way out for you. I pray na maging matatag ang pananampalataya ng bawat isa sa inyo. At ang ating pananampalataya sa isang Diyos, ang ating Ama, ang ating Panginoon Jesus, at bigyan kayo ng ang Diyos ng kaliwanagan, magliwanag ang kanyang mukha sa inyong harapan, at bigyan niya kayo ng kapayapaan, purihin ang dakilang Ama, Panginoong Hesukristo. In Jesus' name, I pray. Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos na nandyan lagi, na pinuprotektahan tayo at pinagpapala araw-araw. Alam niyo mga kapatid, laking pasalamat po sa Panginoong Diyos.
simula nung umpisa ng COVID hanggang ngayon, ramdam ko yung kapala niya. Alam yun, hindi lang sa pera, hindi sa physical na pangatawan na malayo kami sa sakit, lagi niya kami iningat ang pamilya. Yung makasama mo lang yun, pamilya mo araw-araw is napakalaking blessing ko. Ano po, hindi, although dumadaan man tayo sa crisis na kahit dilata man po yung ulam natin lagi, ang importante, nakikita mo yung asawa mo, anak mo, may nasama-sama kayo kumakain. Isa rin testimony is yung nakakapasyal ka sa mga pinsan mo. I mean, kahit ang usapan man lang is yung pangyayari ito is masaya na kayo. Hindi hadlang yung COVID po, no? Na nangyari sa ating kumpus. Ang ginawa niyang to is yung magkaroon po ng banding pamilya at mga pinsan. Alam niyo, lockdown din po yung dati ko sa Manila, kapatid ko na buntis pa naman. At higit sa lahat yung binan ko si Mama Ninda na nasa Italy, no? Na ang Italy din po ay naging number one po sa nagkaroon ng mga cases na positive po, no? Ang dalangin lang po namin pamilya is yung maging safe sila doon, na kahit hindi po siya nakakalabas ng bahay at ang connection lang po namin is through messenger at nakikinig lang po sila sa preaching ni Pastor, mga patid, is malaking tulong lang po sa kanila. Kahit ganun lang nangyari sa kanila, still ang Diyos napakabuti dahil hindi po sila nadadapuan po ng sakit na COVID. Isipin na lang po natin na yung COVID is ito yung daan kung bakit tayo kinagsama-sama, lalo-lalo na sa loob ng bahay, kasi alam po naman natin na pagkatapos ng COVID, may kanya-kanya na po tayong trabaho at yung mga anak natin papasok ng school. Glory to God, kasi napakabuti niya sa amin. I mean, hindi niya kinabayan. We have the protection sa physical at sa spiritual. Hindi mo namin naramdaman na nanghina ko kami sa spiritual. I mean, kasi, I mean, naging nandyan po yung magkasama kami nagpipray, magkasama kami nagpipusyo. Again, ho, glory to God at pagpalang araw po sa ating lahat. To God, glory to God, mga kapatid. Pagpalang umaga po sa ating lahat, ay nabigyan ng pagkakataon mga kapatid para ma-share ko sa inyo kung anong nagawang kabutihan ng ating Panginoon sa aming buhay. Alam nyo kung ano ang natanggap ng blessing sa aming Panginoon. Ito ay ang feeling ko mga kapatid. Sapagkat ako po ay nakaranas ng karamdaman na masasabi kong delikado po kasi po kailangan na maoperahan ako. Subalit dahil po sa panalangin at pananampalataya ko sa ating Panginoon, ako po ngayon ay lumakas na balita. At ang karamdaman na iyon mga kapatid ay ako po sa God, lalo po ako po ay may calculus cholecystitis, na ibig sabihin po ay namamaga po ang aking gallbladder sa pamamitan po, at parang po yung bato sa aking gallbladder po mga kapatid. At dahil sa tulong ng ating Panginoon, dahil sa aking panalangin na bigyan ako ating Diyos ng kagalingan, ay nanalangin ako sa Kanya. Tinulungan naman ang ating Panginoon dahil yung sakit na yun, dahil sa sobrang sakit mga kapatid, kailangan na madala na ako sa ospital kasi hindi ko na talaga kaya, sakit na masakit. Subalit pinagpaliban ko po ng kapatid, tiniis ko hanggang nagpa-check up ako sa PDH at nagpa-ultrasound at nagkaroon nga po ako ng sakit
Subalit, napakabuti ng ating Panginoon dahil binigyan niya po ng Panginoon ng wisdom kung paano po mamuti ng aking sarili. Ako po ay nag-take na. Pero God, nag-take ako ng mga dahon-dahon. Pero dahil po sa pagmamahal ng ating Panginoon, binigyan niya pa po ako ng pagkakataon para mabalik. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon sa akin. Isa pa po na pinapasalamatan ko po sa ating Panginoon, ito pong yan nangyayari pong lockdown. Na alam nyo naman po na sa iba't ibang lugar ng bansa, eh, wala pong trabaho ang mga tao. Yung asawa ko, mga kapatid, na lockdown din po. Nagsara yung kanyang kumpanya. At mag-iisang buwan na ako na wala po siyang trabaho, nasa apartment lang siya. Subalit, ang Diyos po hindi po nagpabaya sa akin dahil po kahit na ganun po ang nangyari, kahit hindi po nagtrabaho ang aking asawa, andyan pa rin po Panginoon yung awa niya sa akin dahil po yung asawa ko sinasahuran pa rin po ng kanyang kumpanya. Ganyan po mga kapatid, kabuti ang ating Panginoon dahil sa kabila ng ganitong nangyayari, hindi niya hinahayaan na magutom ang kanyang mga anak. We'll be right back.